Tayo ay di nag-iisa sa universe. At posible na ang ibang planeta ay meron ding mga nabubuhay na nilalang. Ano kaya ang gagawin mo pag ang ating planetang Earth ay malapit lang sumabog? Kailangan nating lisanin ang Earth at lumipat sa ibang planeta. Anong planeta ang pipiliin mo para ikaw ay mabuhay? Sa paksa ng ating video ay tatalakayin natin ang 10 planeta na pwedeng tirahan ng tao. So guys, watch nyo lang till the end ang video para i-share ko sa inyo ang mga nalalaman ko tungkol sa mga planeta. Bagamat imposible nating marating ang mga ito sa ngayong panahon, siguro ay sa mga susunod pa na panahon. At magkakaroon na rin tayo ng sasakyan pwedeng mag-travel ng simbilis ng kuryente. So guys, kung bago ka sa channel ko, ay paklik na lang ang subscribe button at pakiturn on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang mapanood ng new upload video ko. So guys, simulan na natin. Number 5, Tau CTF. Ang Tau CTF ay recently discovered noong 2017. At tinataya ang distance nito sa Earth ay umaabot lang ng 12 light years. Sa totoo lang, ang Tau CTF at ang Tau CTFS star nito ay visible sa naked eye natin dito sa Earth sky. So pag tumingin tayo sa taas, makikita natin siya as star. Ang Tau CTF ay nasa Cetus constellation. Siguro hindi ka familiar sa mga constellation ng mga sinasabi ko. Pero kung mahilig ka sa space, universe, maintindihan mo. Ang host star nito ay very close set o buong buo. Tinatawag nila itong G-class type ngayon. Ang sukat nito at liwanag ay katulad ng Earth stars. At kahit may apat na planetang nasa system ng Tau CTF, ito ay strong candidate for life dahil sa kanyang distance from his star. Ang kanyang orbit ay kapareho sa Earth ng 1.7 Earth years. Gayunpaman, ang Tau CTF ay merong pangunahing hadlang para ito ay mag-support ng life. Dahil ang sun ng Tau CTF ay merong debris of this na katulad sa Saturn. Ang circumstellar disk ay binubuo ng dust at debris at nag-o-orbit sa star. Dahil ang star ng Tau CTF ay napapaligiran ng dust at debris. Pangunahing event dito ay ang impact ng asteroid at meteorites. Dahil dito, imposibleng makasupport ito ng life. Pero hindi sa kadahilan ng ito na di pwede mag-support ng life. Pwede pa rin makasupport ng life ang Tau CTF. Number 4, ang Kepler 442b. Ang Kepler 442b ay nag-o-orbit sa kanyang host star na Kepler 442. At tinatayang ang distance nito sa Earth ay umaabot ng 1,206 light years. Ito ay isang uri ng Earth-sized exoplanet. At ito ay may third larger sa Earth. Ibig sabihin, tatlong beses na laki sa Earth. At ito ay unang natuklasan ng NASA Kepler mission. At ang sun nito ay kapareho ng Earth sun. Pareho sa atin. Ang sun nito ay mas maliit at malamig kesa sa Earth natin na sun. Ang orbit nito ay 112 Earth days. Ito ay nasa lugar ng habitable zone. Sa totoo lang, mayroon isang article na nag-publish ng Astrophysical Journal na tinawag na Comparatively Habitability of Transiting Exoplanet. At ito ay ang Kepler 442b na mas habitable kesa sa Earth. At kahit konti pa lang ang nalalaman dito sa exoplanet, ito ay nasa pinakamataas na ranking ng habitable planet sa Earth. So ang Kepler 442b ay may possibility na mag-support ng life. Number 3, Proxima Centauri B.
Ito ay na-discover noong August 24, 2016 ng mga astronomer ng European Southern Observatory. Ang Proxima Centauri B ay pinakamalapit na Earth-like planet na na-discover. Ang Proxima Centauri B ay tinawag na pinakamalapit na Proxima. At ang lokasyon nito ay nasa Centaurus Constellation. Tinataya ang distance nito sa Earth ay umaabot ng 4.2 light years. At ang planetang ito ay nadiskubre ng Doppler spectroscopy. Ang star ng Proxima Centauri B ay isang M-type red dwarf star. At ito ang star na pinakamalapit sa ating solar system. Dahil ang star nito ay M-type star, madalas makaranas ito ng solar flare. Ito ay kadalasang nakakaranas ng solar wind at radiation. At dahil dito, posibleng mag-support ng life ang planetang ito. At ang star nito ay hindi stable. Dahil tabago-bago. Dagdag pa dito dahil ang star nito ay sobrang init. Maraming tubig ang nag-i-evaporate noon. Pero sinasabing ang Proxima Centauri B ay mas maraming tubig kesa sa Earth. At posibleng meron pa ring tubig hanggang ngayon. Number 2, ROSE-128b. Ang ROSE-128b ay nakita noong November 17 ni Xavier Bonfest. At ang planetang ito ay nadiskubre ng radial velocity. Ang ROSE-128b ay pangalawang exoplanet na pinakamalapit. At tinatayang ang distance nito sa Earth ay umaabot ng 11 light years. Ang lokasyon nito ay nasa Virgo Constellation. Ang pagkadiskubre sa ROSE-128b ay very intriguing at exciting sa mga astrobiologists. At ang ROSE-128b ay tinaguri ang the most Earth-like planet na natuklasan. Ang ROSE-128b ay nag-o-orbit sa ROSE-128 ng 9.9 Earth days. At ang ROSE-128b ay nakakatanggap ng 38% more ng liwanag kesa sa Earth. Ito rin ay katulad ng Earth na rocky o mabato. At ang temperature nito ay nasa 21 degrees Celsius. Sakto lang lamig. Hindi mainit, hindi malamig. Kaya ito ay excellent candidate for life. Ganun pala yun. At ang possibility ng tubig dito ay very high. So naniniwala sila na mas maraming tubig talaga dun sa lugar na yun. Ang star ng ROSE-128b ay quietly old red dwarf at stable at konti lang ang solar activity. Means maayos pa rin yung araw niya kahit na matanda na. At di lang maganda dito ay nasa lugar ito ng pinakamainit na habitable zone. Ibig sabihin, ang tubig ay mabilis mag-evaporate o mawala kesa sa Earth. Yun lang pala ang medyo hindi maganda sa planetang ito. So guys, punta na tayo sa number 1 natin. Ano ba talaga ang number 1 na pwede nating lipatan at katulad na katulad sa Earth? So dumako na tayo sa number 1. Ito siya. So guys, among the 10, there's only one that is number 1. At ito ay ang Kepler-22b. Ito ay may promising na katulad na katulad sa Earth. So, pwede tayong mag-migrate dito in case na meron na tayong sasakyang pwede mag-travel katulad ng light. At in case na mawala ang ating Earth, pwede na tayong pumunta doon. So, ang Kepler-22b ay may pinakamaraming similarity sa Earth. So, alamin natin ngayon kung anong meron sa kanya. Kaya pala tinawag ito na best candidate for another Earth.
marami siyang pagkakapareho sa Earth, sa ating mundo. Sa totoo lang, ang Kepler-22b ay unang planeta na nidiskubre ng Kepler Space Telescope. Ay, ibig sabihin, nung nilance yung Kepler Space Telescope, ito agad yung unang nakita nitong telescope na to. Nadiskubre niya na itong planeta na to ay pwedeng tirahan ng mga tao o that can support life. Ipinahayag ito nung nilance nung 2011 na natagpuan nga nila itong Kepler-22b. So, lahat ng scientists ay excited kahit saan mang lugar nung nalaman nila na mayroong ganitong planeta. So, ang Kepler-22b ay nasa lugar na tinatawag na Goldilocks Zone System. So, it means na nasa perfect distance ito sa kanyang host sun. Parang pareho nga sa Earth. Perfect. Ang temperatura nito ay nasa 22 degrees Celsius. Hindi mainit, hindi malamig. Ang planetang ito ay hindi napakainit at hindi napakalamig. So, yun ang ibig sabihin nun. 22 degrees Celsius. Kaya ang tubig dito ay hindi mabilis mag-evaporate at hindi rin mabilis mag-yelo. Ang sukat ng Kepler-22b ay double size ng Earth. O, dalawang laki ng Earth. So, malaki talaga pala itong Kepler-22b. At meron din itong rocky core na katulad ng Earth. So, pareho-pareho nga. At meron itong potential na may malaking karagatan na pwedeng mag-support ng life. O, ibig sabihin may ocean. At ang sun or araw ng Kepler-22b ay G-star class. Ano ba yung G-star class? Marami kasing class ng sun o araw. So, saka na lang nating discussion sa mga susunod na video natin. Paliwanag ko rin sa inyo kung anong pagkakaiba ng G-star, M-type at K-type na star o araw. Ang G-star class ay katulad ng araw natin, yung nakikita mo sa labas pag umaga. Ganyan ang G-star. At ang orbit nito ay kapareho ng Earth, 290 days. Ibig sabihin, within 1 year, 290 days. Tinataya ang distance nito ay 600 light years from Earth. Yun lang talagang malayo rin, 600 light years from Earth. At nasa lugar ito ng Cygnus Constellation. Paano nga ba malaman kung gaano kalayo? Kasi marami sa atin yung hindi nakakaintindi kung ano yung light years. Ang light years po ay equivalent to distance. So, meron siyang formula na distance is equal to speed times the time. O, paano magawin yun? Saka ako na lang ito isi-share kung paano mo makompute ang light years para mapalabas mo yung distance. Kasi yung light, meron na siyang fix na speed. So, kailangan mo rin kuhanin yung time. So, pag pinag-multiply mo siya, nalabas yung distance. Ganun yun. Pero medyo confused kayo. Saka na lang natin to paliwanag. Okay guys. So guys, nalaman na natin ang 10 planeta na pwede natin puntahan in case na mawala o masira ang ating mundo. Ikaw, may napili ka na ba? Ano ang napili mo? Handa ka bang pumunta doon para tumira? Kayanin mo bang mabuhay doon? Sa lawak at laki ng kalawakan, hindi lang ito ang mga planetang pwede nating puntahan. At marami pa. Siguro sa susunod na panahon, in the future ay magkakaroon na rin tayo ng sasakyan o spaceship na pwedeng gamitin para makapag-travel sa mga planetang ito. Kaya hanggang sa muli kaibigan. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. At kung meron kang suggestion para sa next video, maaari lang pong gamitin ang comment section sa ibaba.
At kung bago ka sa channel na ito, eh paklik na lang ang subscribe button at pakiturn on mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa bagong upload video ko. Hanggang sa susunod na video, as always, take care, like and share, God bless, thanks for watching, and goodbye.